Magandang araw ulit mga paps, mga kapadyak. Another bike quotation ulit naman tayo. Idea. Sa mga gusto magpabuo ng bike na binabudget nila yung pera nila, kunwari halagang 30, 25, 40, 50, mga ganon. At least dito magkaroon kayo ng idea. Ibang customer, katulad ng sabi ko sa isa kong vlog, na may mga gustong magpabuo ng bike, 30,000 yung budget nila, pero hindi tugma yung budget nila sa gusto nyo ng parts. So, eto, umpisan na ulit natin yung akin naman, bike ko. Yan, personal use ko naman yan. Itong bike ko naman to, 3 times ko palang nagamit. 2 beses ng MOA at saka isang isang ano, sa may boso-boso. Ayun lang. Ayun lang yung tinakbo ko. So, ayun. Siguro yung bike ko naman to nasa 1 month, may get 1 month, mag 2 months na, pero bihira ko gamitin yung ito, dalawang mowa tsaka yung isang boso-boso. Check natin itong bike ko. Di ko alam kung binibenta ko po o ikikip ko na to, kasi nga grabe yung performance na ito. Dami ko nang nasubukang bike, nagpulsos na ako, nag iba't ibang brand ng hardtail, pero ito yung pinaka maganda kong nagamit na bike so far. So, bike check na tayo. Yung price, idea lang. Tsaka sa mga gustong magpabuo ng bike, tsaka kung sino yung mga gustong bumili ng built bike na gustong i-upgrade, parang idea na to. Ito kasing gamit ko ngayon is Mountain Peak Explorer. Ayan. So, ito yung gamit ko ngayon. Ayan. Yung built bike niyan dati, pagbibilin mo yan, kasi ngayon halos wala ka nang mabili. Mountain Peak Explorer 4,000. Mabibili mo dati nasa 38,000 to 40,000. Price range lang 'yon. Marami na ako nabenta na ito, siguro mga 10, mga ganun. Basta mga ganun yung naano ko, kasi nga mahirap talaga kumuha ng Mountain Peak Explorer. Kasi pag kumuha ka na ito, dapat may mga package. Kaya mahal, yun din yung reason kung bakit mahal yung mga bike, tsaka bike parts ngayon. Kasi nga, nagbabandel yung mga kumpanya, mga supplier. Kunwari, kuha ka lang ng Mountain Peak Explorer, dalawa, may bundle yun na 20 na unit na hindi masyadong pass. So, ganun. Kaya medyo mahal din yung ibang bike. So, ano na tayo? Proceed na tayo sa kung ano yung binago ko dito, tsaka kumbaga bike review sa Mountain Peak Explorer. Nung una kong nakita ang Mountain Peak Explorer, sabi ko, wow, ganda. Grabe. Kaya sabi ko, mag-iwan ako ng isa para sa akin. So, sa mga naka-Mountain Peak Explorer, ayos, di ba? Sulit to. Masabi ko pala, kaya nagustuhan ko ito. Frame! Yung frame niya, grabe, ang ganda ng design. Ayan, on natin yung ilaw. So, ito, yung frame niya. Ganda. Ganda ng kurbada niya. Ayan. Mapapansin mo, ganda. Yung frame, hindi siya naka-throw axle, naka quick release lang siya. Tapos yung group set niya dati, nakalagay lang dito is 2x10. Nung kinuha ko na, sabi ko, palitan ko to ng group set para mas maganda yung performance niya. Kinabit ko dito, SLX group set, 1x12 speed. Ang SLX price ngayon, halos katumbas na ng entry level na bike.
31,000 group set straight yun. May hub tsaka rotor na. Brake set, shifter, cogs, chain, RT, crankset, BB. So, ayun. Nag-upgrade na rin ako ng pedal. Flat pedal. Ayan, hindi kasi ako nag-kicklits. Ayan, bihira kasi ako mag-bike ngayon kasi nga nabibisin na sa negosyo namin. Ayan. Tapos ang gamit ko dito, yung hindi matutulis yung spike niya. Kasi nga, naka-running shoes yung gamit ko. Ayan. Tapos yung design ng pedal, carbon yung gitna. Tapos flat. Ayan. Yung pag-pedal naman, pag mga ganitong pedal yung gusto nyo, around 1-2 price. Price range lang to, depende sa shop, just depende sa location. 1,000 to 1,200 yung price. Ayan. Tapos yung battery cage na ginamit ko. So, ang ganda. Ganda ng cage ko. Battery cage naman is 450 to 550, mga ganun. Ayan. Para ano lang, yung kinabit kong parts tsaka yung price. Tapos, eto. Dati kasi, itong nakuha ko to, yung bilog, eh, mas gusto ko yung ganitong design na stem, yan. Negative 70, tapos yung pa-flat siya. Yan. Tapos kakaiba dito, all black siya, yan. Makapansin nyo, all black siya. Kaiba lang dito is pink. Pink yung grip na ginamit ko. Yan. Tapos yung latest na SLX brake set. Yan. So, hindi masyado kita kasi nga all halos all black tong setup ko dito sa bike. Maganda dito sa Mountain Peak Explorer, ginamitan nila ng Continental Race King 2.0. So, kaya fast rolling talaga siya at saka pwedeng-pwede siya sa trail. So, ayan. Ayan. Sa mga nagkukot sa mga naghanap ng bike dyan na may maganda, try nyo to. Binibenta ko na lang siya ng sagad 57k. Parang gusto ko lang din i-try, mag-try ulit ng ibang bike. Pero sa lahat ng sinakyan ko na bike, ito na yung pinaka the best. Ewan ko, alam ko dati kasi mahina ako sa mga kiyatan tsaka sa patag. Nung ginamit ko to, parang ang gaan-gaan niya masyado i-ride. Ayan. Kaya di ko alam kung itutuloy ko ba na ibenta o ikikip ko tong bike na to. Ayan. Pwede rin yung tignan tong mga bike namin ni Macy's sa shop. Sabihin nyo lang, titignan nyo yung bike namin. Kung gusto, interesado kayo. Bike ni Macy's is 52,000 sagad. Yung sa akin is 58,000. Naka SLX. Continue lang dadagdag mo. Naka-SLX ka na. So, ayun. Yung budget mong 58,000. Eto. Ang parts na ginamit dito is eto. Ayan. Mga to. Carbon frame. Mountain Peak Port Air. Sealed bearing. Sarap. Naka Novatec. Sa likod, Shimano na microspline. So, ayan. Pag binili mo tong bike na to, tong bike ko, may kasama na siyang ilaw, may kasama na siyang front light, battle cage, water bottle, ibigyan pa kita ng free helmet. So, ayun. Ko. Pag binili mo to, meron ka pang ganito. Pops Bike Shop t-shirt. Tsaka sa mga masulit, solid kong ano, taga-subaybay dyan na dinadayo pa talaga yung shop namin. Maraming salamat sa mga paps, mga kapadyak, mga madam. May pinost naman ako dati na pag naka 5,000 worth na binili sa shop, may free kang paps t-shirt. Yan. So, ano pa inaantay mo? Dayo na sa shop. Tsaka, sorry pala sa mga hindi ko na re-replyan sa page namin sa account ko, Andres Jason, kasi nga sobrang busy tsaka araw-araw daming ano,
dami inquiries, kaya hindi bir kabirang bira na rin ako makagawa ng video sa Kabisihan. Sorry. Mas maganda siguro pag tumawag ka sa number ko na to, 0998-731-2824. Okay, visit ka sa shop namin. 1619 Fardo Street, Sampaloc, Manila. So, ayos, kita-kits na lang tayo. Pag, ano, pag duman ka sa shop, huwag kang maya, sabihin mo lang, ba, pwede makahingi ng sticker. Ayan, ganito yung tsura ng sticker natin. Pops Bike Shop, tapos yung crowd na logo. So, thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga sumabay-bay, sa mga sumusuporta. Pipilitin ko makapag-upload na to araw-araw. Kasi nga sa sobrang busy siguro pati sa sasakyan magbablog na rin ako doon. Tsaka pag dumating yung bagong item, doon ko na rin bubuksan para doon pa lang nag-unboxing na tayo. So maraming salamat pag may, yung mga ano ginawa nating video ngayon sa mga ano, idea lang sa parts ngayon tsaka kung magkano na lang. So thank you.